Hello po mga kababayan, kumusta po kayo? Ito po, ibigay ko sa inyo yung mga latest developments. Si Bato, nakita ninyo yung picture ni Bato? Pumunta doon sa, no? Pumunta doon sa Davao. Kay Mayor Iday. Sabi doon sa caption, sa balita, sinabi ni Bato na pumunta siya doon to remind Sarah, Inday Sarah, that palapit ng palapit yung November 15. Yung November 15, alam naman po natin kung ano yon. That's the last day for substitution of candidates as allowed by the COMELEC rules. So, hindi ko maintindihan kung kailangan kung bakit kailangan i-remind ni Bato sino yung nagbigay sa kanya ng instruction. But kailangan pa niyang pumunta doon, 'di ba? 'Di ba alam ni Inday Sarah? Kailangan naman di alam ni Inday Sarah. Tingin ko drama. Ano ba? Kung ang gusto ninang mangyaring drama, para laging pinag-uusapan, laging may excitement, ika nga. Yun ang mga nasa isip mga kababayan ng mga handlers nitong mga itong mga nasa likod nitong pag-post kay Inday to run for president. But the latest story gusto kong i-share po sa inyo, published by Manila Times, napanood ko ito kagabi, yung statement po ni Spokes Roque. Sabi rito, Sarah firm o no palace run. Ayaw daw talaga. Isiba to, di ba? Tumatakbong presidente. Pero hindi man seryoso, alam natin. Reserve lang siya. Siguro, sinabi ng partido, sige ba to? Diyan ka muna kasi we have to convince Sarah. Diba? Baka ganun. Kasi, di ba una, sinabi nila, si Sarah mismo, wag kaya, yung decision ko, anya, decision ko yun eh. Wala kayong paki. Wala kaming kinalaman dyan. Wala akong kinalaman dyan sa mga ginagawa ninyo. Ang gustong kasing i-project nila sa ating mga mamamayan na Sarah is, you know, running independently. What I mean, independent from any influence of his father. Yun ang gusto nilang i-project. Naniwala kayo, no? Kaya sabi ko nga, the purpose of that is baka kasi anya isipin ng mga tao, gahaman tayo sa posisyon na papakyawin natin yung, di ba? Papakyawin natin yung posisyon. Di ba, una, nag-declare yung Pangulo is running for Vice President. Kung malalaman ng tao at arap-arapan nilang gagawin that Sarah is interested to run for for President, so parang sinabi nila, napakagahama namin. Package lahat. Gusto namin kunin yung 1 and 2 top positions in government. Ayaw nila siyempre yun. Yun ang isipin ng mga mamamayang Filipino. And that's the reason why laging sinasabi nila, hindi niya, ayaw ko niya. Tapos sigo, biglang file ng si Bongo, Vice President. Reserve para kay President Digo. And this time, yung top position, naka-reserve kay Sarah, tinutulak ng mga supporters, run Sarah run. Remember, run Sarah run is aim at pushing Sarah to run for the top position. Hindi po run Sarah run for Vice President yon, or run Sarah run for re-election as mayor.
Napakalinaw ang minsay po ng Ransararan. Ransararan is for running for president. Ngayon, anyway, October 26, we have more than 2 weeks before that date. Mga kababayan, ito yung sabi ni Roque. Sara firm, no palace run. There seems to be no way Davao City Sara Duterte Carpio will change her mind. Bula lang. Pansa ka ba? Hindi nga gumigive up yung mga grupo na nagtutulak sa kanya. So napakalinaw ang mensahe noon. Tingnan natin kung run Sara run or run Sara run away. Di ba? Maniniwala lang kami pagtapos ng November 15. November 15. Pero ngayon, tawag dito sa amin, sunado. Sunado namin. Ano ba yun sa Tagalog? Sunado. Prove it. Prove it po kayo, yung mga Duterte po, na pabago-bago yung isip. Baliktad ang ginagawa sa sinasabi. Tingnan natin kung ngayon, baka mali ako. O di, o God. Di ba? Kung mali ako, di, okay, good. Buti nga. Pero right now, wala pa. Kahit si BBM, mga kababayan, hindi siya naniniwala sa walang mangyayari. Kaya nga, hindi pa din siya makapag-desisyon ng final slate niya. Kasi, may lamok. Dali lang. Patayin ko muna itong... Ang intensyon nito, kagatin tayo baka dinggi. O di ba? Roque said, Duterte Carpio intimated her decision to stay out of presidential derby to Cebu Governor Gwendolyn Gwen Garcia over the weekend. Ayun. Yung pagpunta ni Sara doon. At anong tawag dito? Nagkita sila ni BBM doon. And possibly, di ba, yung reading natin, yung reading ng marami, that si Sara niya, talagang hindi yan tatakbo for president. Kasi may usapan na sila. And they have respect to each other. So, ayun na nga, yung possibility that there will be a BBM Inday Duterte tandem. So, ibig sabihin, si BBM for president, si Inday for vice president. Ngayon, naniniwala ako sa ganon. Maybe. Pansa ka lang. Ang reading ko kasi iba man po, mga kababayan. Kaya nga, ang hindi natin alam, baka, what if, baka yun ang naging, may nagpasabi, what if, it could be Gwen, ang pinadaan kay Gwen, BBM, open ka ba? Hindi ba ganun? Open ka ba kung gawin natin? Halimbawa, ganun lang. Hindi ko sinasabing yun na. Kaya nga may time pa para pag-isipan. Kaya nga doon sabi, si BBM niya yung, si Sir BBM niya, sabi ni Sara mismo, si Sir BBM niya yung, tikom yung bibig niya. Tanungin ninyo kung ano yung, di ba? So, ang reading ko doon, possibly, flinote yung idea. Flinote, mga kababayan, yung idea na what if
Inday for President, DBM for Vice President. Baka clean out yung idea niya. Ano niya yung, ano mo, ano yung position mo doon? Baka gano'n. Diba? Of course, kung ako si BBM na I am, you know, decided to run for president this time, nakapag-file na nga. Si Sara yung hindi, nag-file mayor. Hindi makapag-desisyon. Talagang ayaw akong tigilan ito. Parang dilawan yata itong walang yan. Dami ko nang tinagatan. Kahit may screen, nakakapasok pa rin. Matatalino din itong mga lamok, mga kababayan. Pag may ginagawa ako rito, siguro bukas kailangan magpajama siguro ako rito. At naka-jacket ako. Nestor mo yung topic natin. Baga mga tawan ito ni Lomi. Ikaw niya, Bicolano ka. Pagkatapos, iba yung sinusupport mong kandidato. Tosokin nga kita lang. Sipsipin ko yung dugo mo. Di ba? Asa na ba tayo? Disturba ako masyado. Yeah. So yun, baka flin out yung idea yon. What if anya, BBM, if balik na rin natin? Payag ka ba doon? Sabi ko kanina, kung ako si BBM, hindi ako magsasalita. Smile lang yung smile lang. Hindi malayo itong ano ko, theory ko. Hindi ito malayo sa katotohanan. Why? Mga kababayan, ever since po yung mga nakapaligid kay Sara, kay Inday Sara, pinupos siya to run for president, hindi po vice president, president talaga po. O diba? At gusto nila, siyempre, ayaw nilang ma-divide din yung mga supporters nila, yung mga DDS, most of these DDS, mga Marcos loyalists, sabi ko ba sa inyo. Gusto rin nila na kung tatakbo si Sara, it should be BBM, the Marcos, yung maging, ano, maging vice president para sure bull sila. Di ba? Pero kung si Sara lang, madidivide, the possibility niya na baka mag-regroup yung mga dilawan, madidivide eh. Oh, plus magic, baka ang umupo si Lomi or anybody from the dilawan, although itong administration and mutation, pero iba naman yung ambisyon nila. Sabi ko sa inyo. Ano tingin ninyo, mga kababayan, sa analysis ko? And then so, we have to wait. Kung sino yung magi-give in? Sino ba yung magi-give in? Until, ano? Until November 15. Will, ano? Allowed ba yun? Will BBM slide? Ayun ang tanong. Or give way to Inday. Pero lagi nilang pinapalabas. Sabi ko, baliktad sila mag-isipin. Baliktad. Lagi nilang pinapalabas ito na Sara is not running. Para, you know, saving face. Pag hindi mag-give way si BBM, pwedeng si Sara, hindi na niya natin na alam. Pero sayang naman niya. Sidigong na lang yung mayor uli. Di ba?
Oh, kasi Duterte. Or si yung kapatid, kung gusto mag-retire talaga ni Digong, or si President Digong will go back to Davao, and Sara will run for Vice President. Tulad ng sinasabi ng mga vloggers na ayaw nilang ayaw pa nilang ano i-bulgar ng todo-todo. Pero at the back of the mind of the vloggers na mga supporters ni Inday, ayun, top position, just like yung mga supporters niya. President, that is, you know, laro, mga kababayan sa politika. So, kung may ganun po, Mr. BBM, kung may ganung offer po sa inyo, hindi ko sinabing sigurado na ako rito na may offer sa inyo. Well, kung lang, huwag kayong papayag po. Huwag kayong papayag. Mapo-frustrate masyado sa inyo yung ano, yung mga supporters po ninyo. Di ba? O ito, may, hindi ko ito kilalang grupo, the Philippines Go Presidential Survey Results. Survey date, October 20 to October 25. October 20, 12 p.m. to October 25, 11:59 a.m. Tingnan natin dito, tingnan ninyo ang result na. The Philippine Go Presidential Survey Results. Bongbong Marcos, 93.10% yung nakuha. Isko, 0.97% lang. Ping Lacson, 0.27%. Matindi to. Bato, 0.27% yan. Silome, 4.31% yung nakuha. Si Manny Pacquiao, 0.23%. Based on 58,000 reactions. Sabi dito. 0.85% undecided. www.philippinesgo.com. Hindi ako masyado familiar kung ano to. Bago kasi siya. Bagong grupo. Basta yan, nakita ko lang po. Masyadong napakataas ng ratings na nakuha ni. Almost ganun eh. That's the trend, mga kababayan. Kahit anong survey na ano. Kaya yun ang advice natin. Kung may ganong offer po sa inyo, flinout talimbawa yon ni Gwen or somebody from the group, what if anya BBM, pag-usapan lang na, pag-isipan. Siyempre si Sarah, si Inday, hindi niya gagawin yon kasi kakaya naman. Lalo pa siya, undecided pa rin siya. Pero si BBM, nakadesisyon na. Not only that, BBM is a former senator, governor siya, mayor. Mas mataas yung haba ng experience nila in serving the government, pati yung taas ng posisyon. Di ba nakakaya naman? Ganun. Bago sila sa ganito, tapos yung Marcos season sa national. Sila ngayon lang. Di ba? So, syempre, gagamit ng iba na tao, and it could be Gwen. Theory ko lang po ito, ha? Baka isipin ninyo, gawa-gawa kong kwento. Theory ko lang, analysis ko lang po. Which is close to truth, mga kababayan. So, sabi rito, ang sabi po ni Governor Gwen sa akin, ang sabi daw po ni Mayor, sabi ni Roque,
ang sabi ni Mayor Sara on the possibility of her running for presidency, that ship has sailed. So talagang mayor ang takbo ni Mayor Sara Go. Sabi po ni ano, sabi ni dito, Roque, ayos mga kababayan, so yun lang ang gusto kong ipaabot po sa inyo. At ulitin ko kay BBM, baka by chance makuha po ninyo ito, mapanood ninyo if there is such an offer like that, an idea floated, na wag po ninyo ano, alangan naman, di ba? Yung mga umaasa sa inyo ngayon, napakarami na. And nakikita naman ninyo po yung... Kung gusto niya, dito makbo siya as your tandem. But kung babalik ta rin po, kasi ganun, ako, nababasa ko po yun. Yung ganung idea, because of the, you know, sila din, the bloggers, binabalibaliktad nila eh. Hindi actually na BBM Inday, hindi actually ganun. Binabalibaliktad nila, Inday BBM, BBM Inday. Ganun ang pinofloat nila. And those on the ground, na mga sige ang caravan, dalawa lang silang nagkakaraban, si Lomi kasi trying hard. Gustong iangat yung ano, kala niya magagawa niya yon. And yung grupo ni Inday, sige ang caravan po. Manila kung saan saan. Di ba? Oh. The intention of that, ulitin ko po, that caravan is not for vice president. That caravan is for president. Right? Itanong po ninyo sa mga... No! Itanong ninyo sa mga participants. Hindi sila sold out that Sara would just run for vice president. Alam naman ninyo yung pagiging vice presidente, di ba? Spare tire lang siya. Wala man. Kung hindi siya bigyan ng trabaho ng presidente, wala. Tulad ni Lomi. Sige lang, ngawa-ngawa. Sige lang. Mima lang. Eh, kasi nang binigyan ng trabaho, hindi man magtrabaho. Gusto niya, mima. Eh, di ba? Hindi sold out. Yung mga supporters ni Inday, hindi po sold out. Baga isip ninyo, ginagatulong ako, dinidivide. Hindi po, I'm just truthful sa aking mga analysis. Wala man eh, magalit kayo. Hindi magalit kayo. I have to tell you di, ano yung reading ko? Ngayon, hindi kayo naniniwala sa reading ko, wala man ako magagawa. But sinasabi ko, the possibility. Ngayon, malayo ba yun sa katotohanan? I don't think so. That is always a possibility. Maybe yung mga DDS magagalit sa akin kasi sasabihin, si Mr. Maravilla sa niya, parang nahulaan niya yung... O diba? sabi ko nga, kung anong-ano, kapalaran, baka pag November 15, biglang breaking news, Inday Sara for president. Digong for vice president. Both bato in go. Pak! Withdraw sila. Kung ano ang kapalaran. Bantay ka, BBM. Bantay ka. Mga toso yan. Sabi ko sa inyo. Ang pinag-aagawan po, palasyo. Ang upuan sa palasyo. The whole country. The land of fear, the land of gold. Plus, siyempre yung influence ng Kabalot. Sold out na sila dito sa Duterte administration. Bakit? Sunod-surunan sa kanila. Ang question, kung ibang tao ba yung makaupo, ay, si Consilomi, ganun din.
E si Bongbong Marcos, mga kababayan, he has the, ano, why? Because of the gold, because of the wealth. Kaya propaganda sila ng propaganda using the Dilawan, accusing Marcos of everything because they want to continue on their control of the wealth of this country. The gold of Marcos in the wealth of this country. They want to control it. Tama? Mga kababayan, yung ating analysis. Bantay ka, BBM. Kung may offer na ganon, ulitin ko. Yung flinout na limbawang idea na yung sinasabi ni Sarah, ni Inday na. Si Kuan niya, tanungin na niya ninyo si BBM, ano ba yon? Alam ka namang nag-chismisan lang kayo doon at walang na pag-usapan na mahalaga in relation to the 2022 presidential election. That, Kuan, mga kabah, that meeting is not, you know, by chance. It was arranged by somebody, by powerful, you know, group of people. Kaya nang pumunta doon si, you know, si BBM, may purpose talaga doon. May purpose doon si BBM. Ang purpose ni BBM doon is to open the, yung headquarters nila for the presidential campaign. Biglang lumabas yung picture ni Sarah nagpababa sa aeroplano. Kausap daw yung kasi niya na board member. And afterwards, biglang makita natin nandun o na si Kwan, si BBM with Gwen, and later on, punta din siya. And remember, yung Kwan, yung spokesman niya, no? Yung mayor, taga doon, Liliwat. And I think Kwan yun eh, anak yata yun eh, ano, ni Gwen. So, Gwen was made as a mediator. And in that meeting, mga kababayan, possibly, kasi wala man ako doon eh. In that meeting, possibly, flin out yung idea. What if? Kung alimbawa niya, ano? Inday BBM, payaga doon. Ano? Kung BBM, Inday, siyempre, sold out na doon si BBM. No problem. Gustong-gusto. Yung pangulo nga, gusto niya maging vice president. Ngayon, ayaw. My guess, mga kababayan, is, you know, very close to the truth. And that's the reason why, mga kababayan, sabi ni Inday, nang tanungin, ano yung pinag-usapan ninyo? Ng local media. Ano niya yun? Nakasilyo yung bibig, mga kababayan. Tanungin mo na niya si ano. Si BBM niya. Tanungin. So, sa akin po na pananaw, kaya yung ginawa ni Inday, para kung ano yung decision ni ano, that will be the final. Kung lalaban siya o hindi. Kung papayag si BBM, mga kababayan, na maging vice, Inday BBM, then, yun ang magiging breaking news. In 2 weeks time, yun ang magiging. But right now, mga kababayan, kaya ito pinapalabas ng ano, Inday will not run for president. He is, or she is, running for re-election. Ang ibig sabihin noon, mga kababayan, kung hindi papayag si BBM na mag-slide, ay di na niya ako tatakbong.
I'll not settle for less. Vice President, wala man ako. Mag-mayor na lang ako sa Davao. Wala pa akong daming gastos. Ah, di ba? Ayan ko na muna sila. Di ba? Eh, mga sultan din. Huwag ganyan. Huwag ganyan, Inday. Yung gastos namin sa'yo, kami nangampanya na sa Baguio, etc. Maganda naman yung showing mo doon eh. Manila, etc. Kung saan. Paano yung gastos namin? Pagkatapos, tatakbo kang Vice President lang. O siguro niya ganito. Galing mo niya magtay-tay ng ano. Ng kwento. Siguro niya, pag-isipan natin na mabuti, pwede din ka na mag-vice president. Pero ate kayo ng ano, you negotiate with BBM na pag umupo siya, hati ng posisyon yung cabinet secretaries. Pangalibawa, pumayag niya si BBM na hati sa cabinet secretaries. Okay, you run for vice president niya. Pag hindi, you either run for president, pero tingnan natin na niya yung survey mo na kung mahugot natin yung mga... Eh, naka-decide na yung mga mamamayan Filipino, majority din, 91% kay BBM. Pag hindi niya, para hindi naman masyadong kakaya sa mukha natin, you just float paulit-ulit that you are not running for president, you are running for election, Davao. Run, Sara, run. So, that's it mga kababayan. That's all for now. Maraming salamat po. Bye-bye. Ay, by the way, yung kwan pala, yung Marvelous TV, pakisubscribe naman po ninyo. Marvelous TV. Close to 3,000 na rin yung close to 3,000 na rin yung subscribers dito po sa Marvelous TV natin. Ayos. At dumami na yung nanonood. 5,000 plus. 10,000. Bagong channel natin. Kuha natin to. Reserva. Back up. Bye-bye po. God bless mga kababayan.